tayo pong lahat ay manalangin. Banal at mahabagin naming Diyos Samal na sa amin ay nagmamahal. Kami na lumakad sa kasalanan ay lumayo sa iyo, Panginoong Diyos, at naging iyong mga kaaway, Panginoong Diyos, sa pamamagitan ng masasamang gawa at nararapat kaming tumanggap ng puot at kahatulan mo. Ngunit dahil sa iyong dakilang pag-ibig na nagbigay sa amin ng habag, namatay ang Panginoong Hesus sa halip namin at hinugasan ang aming mga kasalanan magpakailanman sa pamamagitan ng mahalagang dugo. Kaya naligtas kami na wala kaming anumang ginagawa at nung hindi ka po namin nakikilala, Panginoon, niligtas mo po kami. Kaya nagpapasalamat po kami sa biyayang ito. Sa oras na ito, kami na naligtas sa pamamagitan ng mahalagang dugo ng Panginoon ay nagpapasalamat sa pagtitipon mo po sa amin sa iyong harapan. Kami po ay nagpupuri dahil sa iyong biyaya, Panginoon, at dahil sa iyong dakilang pag-ibig. Nag-aaral kami ng iyong salita at nakikibahagi sa fellowship kasama ka po, Panginoon, sa banal na kapulungan. Pakiusap, tingnan mo po ang bawat isa sa amin sa mga oras na ito. Masawakan mo po kami sa pamamagitan ng iyong mahabagin at makapangyarihang mga kamay. Ang mundong ito ay mas nagiging masama, mas maingay at mas makasalanan. At kami ay labis na maihina kaya hindi namin kayang mapagtagumpayan ang lahat ng kasalanan sa mundo sa pamamagitan lamang ng aming sariling kalakasan. Kaya Panginoon, hawakan mo po kami ng iyong salita, karunungan at kapangyarihan ng Espiritu Santo upang walang kasalanan ang mamuno sa amin at upang hindi kami mahulog sa mga tukso ng masama. Gawin mo po ang bawat isa sa amin na ganap araw-araw sa pamamagitan ng iyong biyaya, salita at kapangyarihan upang mabuhay kami sa mundong ito na walang anumang kahihiyan bilang iyong mga anak, Panginoong Diyos. Ang mga churches namin sa buong mundo, ang maraming mga brothers at sisters na nag-iingat ng kanilang pananampalataya at nangangaral ng ebanghelyo kahit na sa mahihirap na sitwasyon. Pakiusap, samahan mo po sila sa gitna ng anumang mga paghihirap at pagsubok. Naway magtiwala lamang sila sa iyo, Panginoon, at matapang na maipangaral ang ebanghelyo upang maisakatuparan ang iyong gawain, Panginoong Diyos. Na magligtas at mag-akay sa mga nawawalang mga kaluluwa patungo sa iyo, Panginoon. Panghawakan nawa namin ang iyong salita at biyaya, Panginoon, upang walang sino man sa amin ang malayo sa iyong biyaya. At sa Panginoon na nagbibigay sa amin ng mga salita na aming kailangan ayon sa panahon at nagtuturo sa amin ang daan na dapat naming puntahan, turuan mo po kami tungkol sa iyong banal na kalooban, Panginoong Diyos, na nais mo pong ihayag sa amin sa mga sandaling ito at kung ano ang dapat naming gawin. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. Buksan po natin ang ating mga Biblia. John chapter 4, verse 34 hanggang 36. 1 chapter 4. Verse 34 hanggang 36. Basahin po natin mula verse 34. Sinabi sa kanila ni Jesus, "Ang pagkain ko ay ang gawin ng kalooban ng nagsugo sa akin at tapusin ang kanyang gawain. Hindi ba sinasabi ninyo, may 4 na buwan pa at darating na ang pag-aani? Ngunit sinasabi ko sa inyo, masdan ninyo ang inyong paligid at inyong tignan ang mga bukid na mapuputi na upang anihin. Ang umaani ay tumatanggap ng upa at nagtitipon ng bunga para sa buhay na walang hanggan upang ang naghahasik at ang umaani ay magkasamang magalak." Simula Huwebes, magsisimula po ang inihintay nating summer retreat. Ang lugar kung saan nakaupo ang mga youth na mga brothers and sisters ay bakante ngayon dahil ang ilan ay nagpunta po sa youth retreat sa Mongolia at marami naman ang nagpunta sa retreat center upang maganda para sa summer retreat. Maraming mga churches ang
nagsasagawa ng mga gawain para sa paghahanda sa summer retreat sa ating retreat center. Kahit maraming mga bagay ang kailangan gawin sa ating church, ang ilan sa kanila, ang spring retreat, summer retreat, autumn retreat, winter retreat, ang mga ito ang pinakamahalagang gawain kung saan lahat ay nagtitipon ng sama-sama. Lalo na po, ang summer retreat. Ito ay may 7 batches at bawat batch ay may 10,000 dumadalo. Ngayon po, maraming mga tao ang sama-samang magtitipon at sa tingin ko, higit sa 10,000 ang magtitipon. Kaya maraming mga bagay ang kailangang ihanda at gumagawa tayo ng maraming plano. Sa tingin ko, dapat nating ihanda ang ating mga puso at gumawa ng plano para sa evangelism at magkaroon ng sapat na oras. At tuwing pinakamainit na panahon, maraming mga tao ang nagpupunta sa dagat, sa bundok, sa ibang bansa para sa bakasyon. Ngunit tayo'y ibinibigay ang ating bakasyon sa Diyos. At nagpasya tayo na magpagal na may pawis para sa gawain sa pagliligtas sa mga kaluluwa. Kaya nga, ang pinakamalaking bilang ng mga taong naliligtas ay tuwing summer retreat. At may summer retreat din po tayo sa buong mundo. Marinig natin ang mga balita na maraming mga tao ang naliligtas. Maaring walang sino mang nagsasabi na walang kinalaman sa kanya ang summer retreat. Walang sino man ang wala sa lugar kung saan lahat ng mga banal ay sinisikap na maisakatuparan ang dakilang gawain ng Diyos. Kailangan nating magkaroon ng ganitong isipan. Kung hindi ako, sinong gagawa nito? Hindi gusto ng Diyos kung may ganito tayong isipan. Halimbawa, sasabihin nyo, gagawin naman ng iba kahit na hindi ko gawin ito. Huwag pong ganyan. Kaya sa panahong ito, kailangan nating magpagal na may pawis. May kasabihan po, kapag mas nagpapawis ang sundalo sa pagsasanay, mas hindi siya magdurugo sa digmaan. Tama po ang kasabihang ito. Ang summer retreat ay espesyal na pagkakataon para sa mga naunang naligtas na manalangin sama-sama, mangaral ng ebanghelyo at makibahagi sa pagliligtas ng mga kaluluwa. Itinuturing itong panahon ng training o pagsasanay para sa mga naunang naligtas dahil gumagawa ang Diyos kapag maraming mga tao ang sama-samang nagtitipon na hindi pangkaraniwang bagay lamang. Kaya anong maaari kong gawin para sa gawaing nagliligtas ng maraming mga kaluluwa? Ang gawain ng Diyos ay naisa sa katuparan habang tayo po'y nananalangin, gumagawa, nag-aakay, nakikibahagi at nakikiisa para sa ebanghelyo. Gaano nga kahalaga na ginagamit tayo sa dakilang gawain ng Diyos? Hindi lamang ito isang pribileyo, kundi isang dakilang kagalakan na ibinigay sa atin ng Diyos. Ang Diyos ang nagbibigay sa atin ng malaking pagpapala. Kapag malapit na ang summer retreat, nararamdaman ko na parang hinaharangan ako. Halimbawa ng malalaking bundok. Kaya kailangan na makatawid ako sa mga bundok na iyon. Gayun po ang puso ko dahil kailangan kong patuloy na dumalo sa 7 batches ng summer retreat. Kaya pakiusap, idalangin at tulungan niyo po ako at ang mga pastor na nangangaral ng salita. May ilang mga brothers at sisters na masipag na nag-i-evangelize gaya ng mga ministers. Nag-i-evangelize sila hindi lamang sa summer retreat, kundi maging sa mga ordinaryong panahon. Sa pagkakaalam ko, nag-aakay sila ng 10 tao sa Panginoon sa pamamagitan ng pagliligtas sa kanila. Maaari tayong magligtas ng ilang mga tao kung mag-i-evangelize tayo ng maraming mga tao.
Ngunit may taong walang interes sa evangelism. Anong dahilan? Kapag ganun, mahirap maintindihan ito. Gayunpaman, inaasahan ko po na makikibahagi kayo sa gawain ng Diyos. At ngayon po, mag-aaral tayo ng mga talata gaya ng sa ating binasa na may pamagat na anihin ang mga bunga ng kordero. Ito po ang magiging pamagat ng ating sermon. Anihin ang mga bunga ng kordero. Sa panahong iyon, magpupunta si Jesus mula sa Judea patungo sa rehiyon ng Galilea at sa pagitan nito, naroon ang Samaria. Ang mga Hudyo at ang mga Samaritano, sila ay hindi nakikipag-ugnayan sa isa't isa. Ang dahilan nito, sa una po ay pareho silang bayan. Ngunit, pagkatapos ng kamatayan ni Solomon, ang kaharian ng Israel ay nahati sa dalawang bahagi, ang hilagang kaharian ng Israel at ang timog na kaharian ng Juda. Kaya ang hilagang kaharian ng Israel ay sumuway sa kautusan ng Diyos at nagkasala laban sa Diyos at ang kinahinatnan nito, winasak ito ng Assyria noong 721 BC. At ang resulta, sinakop ito ng mga dayuhan at ang mga Israelita at mga dayuhan ay nagkasama. Hindi lamang paghahalo ng mga lahi, kundi pati ang mga iba't ibang Diyos-Diyosan na pinaglilingkuran ng mga dayuhan ay naihalo sa mga Israelita. Ito ang nagbunsod sa mga Israelita upang maging masama at malito kung ang Panginoon na kanilang Diyos, ang tunay na Diyos, o ang mga Diyos-Diyosan na sinasamba ng mga dayuhan, ang Diyos. Mayroon ding mga magkasalungat na ritual kung saan ang bayan ng hilagang kaharian ng Israel ay sabay na sumasamba sa Panginoon at sa mga Diyos-Diyosan na hindi nila alam kung saan nagmula. Ngunit ang timog na kaharian ng Juda ay nagtiwala at naglingkod sa Diyos. Ito po ay mas mahabang panahon kaysa sa hilagang Israel. Siyempre po, ang timog na kaharian ng Juda ay nagkasala rin sa pamamagitan ng pagsuway sa kautusan ng Diyos at sumamba sa mga Diyos-Diyosan. At bilang resulta, noong 586 BC, ang templong itinayo ni Solomon ay sinunog ng Babylonia at ang bayan ay dinalang bihag at isinama sa Babylonia. Namuhay sila bilang mga bihag sa loob ng 70 taon at kalaunan. Bumalik sila sa lupay ng Israel, ngunit nagdusa sila sa ilalim ng pamamahala ng mananakop na Roma at nagtiis sila ng mga paghihirap. Gayunpaman, pinanghawakan nila ang kanilang pananampalataya at nagtiwala sa Diyos. Kaya ang sentro ng hilagang kaharian ng Israel, kabilang ang Samaria, ay itinuturing ng mga Hudyo na isang lugar na hindi labis na pinapahalagahan at nakatira doon ang mga masasamang tao. Kahit na ang bayan ng timog na kaharian ng Juda ay naniniwala rin sa Diyos at nagtitipon sa templo, lalo na sa ikalawang templong itinayo ni Zerubbabel, ngunit malayo pa rin sila sa Diyos. Ngunit, pinakituwuhan ng bayan ng timog na kaharian ng Juda ang mga tagahilagang Israel bilang mga dayuhan at hindi nila pinapansin ang mga nasa sentro ng hilagang Samaria. Kikailangang dumaan sa Samaria ng mga tao kung gusto nilang magtungo mula sa lupain ng Judea patungo sa Galilea. Ngunit ang mga Hudyo ay sa labas lang umiikot at hindi pumapasok sa Samaria. Ngunit si Jesus ay pumasok sa loob ng Samaria. Kaya nga, nakita ng Panginoon ang makasalanang babaeng Samaritana. Nagiigib siya ng tubig sa tanghaling tapat. Noon, karaniwang umiigib ng tubig ang mga babae tuwing malamig na umaga o di kaya'y sa gabi. Ngunit bakit ang babaeng Samaritana
ay nagpunta sa tanghaling tapat. Bakit? Dahil marami siyang mga kasalanan at kapag nakikita siya ng mga tao, ituturo siya, hahamakin siya, at pupunahin siya. Kaya nga, hindi siya makapunta sa karaniwang oras na nagpupunta ang iba upang umigib. Sa halip, nagpupunta siya sa balon sa katanghaliang tapat kung kailan walang sinuman ang naroroon. At habang dumaraan si Jesus sa Samaria sa matinding araw, naupo siya sa tabi ng balon. At doon dumating ang isang babaeng Samaritana upang umigib ng tubig. Sinabi sa kanya ni Jesus, "Bigyan mo ako ng inumin." Nung nakita ng babaeng Samaritana na si Jesus ay isang Hudyo, sinabi sa kanya ng babaeng Samaritana, "Paano mangyari na ikaw na isang Hudyo ay humihingi ng maiinom sa akin na isang babaeng Samaritana?" Kailangang magkaroon ng distansya sa pagitan ng mga lalaki at babae. Ngunit may espesyal na rason. May espesyal na rason ba kung bakit ang isang manlalakbay o nauuhaw na estranghero sa daan ay humingi ng tubig sa balon maliban sa nauuhaw siya? Kaya gaya ng nasusulat, sa Kawikaan 25:21, "Kung ang iyong kaaway ay gutom, bigyan mo siya ng makakain, at kung siya ay uhaw, bigyan mo siya ng tubig na iinumin." Ngunit, ang babaeng Samaritanang ito, mukhang hindi lamang siya nabibigitan sa maraming mga kasalanan, kundi wala rin siyang awa o simpatsa. At maring inisip niya rin, "Ikaw na taong Hudyo na tinatrato kaming mga gaya ng mga aso, ang lakas ng loob mong humingi sa akin ng tubig. Umaasa ka bang bibigyan kita ng tubig?" Tumanggi siya sa pamamagitan ng isang salita. Sa una pa, alam na ni Jesus ang sitwasyon. Kahit na humingi siya ng tubig, kilala niya kung sino ang babae at inaasahan niya ang kanyang pagtanggi. Hindi uhaw si Jesus sa pisikal na tubig, ngunit may malaking pagkauhaw siya. Uhaw siyang iligtas ang kaluluwa ng babaeng ito na nabibigatan sa maraming mga kasalanan. Noong nakita niya ang babae, napuno ng habag ang kanyang puso para sa kaluluwa ng babaeng ito. Gaya ng taong uhaw na nauuhaw sa tubig, nauuhaw si Jesus na iandog ang kaligtasan sa naguguluhan niyang kaluluwa, sa kaluluwa ng babae. Kaya sumagot si Jesus, "Kung nalalaman mo ang kaloob ng Diyos, at kung sino ang sa iyo nagsasabi, bigyan mo ako ng inumin, ikaw ay hihingi sa kanya at ikaw ay bibigyan niya ng tubig na buhay." Kilala na ni Jesus kung sino ang babae noong humingi siya ng tubig. Kailangang simulan ang pakikipag-usap upang mag-evangelize. Paano ba siya nagsimula ng usapan? Dahil nasa balon siya at may nauuhaw na tao, natural na sabihan na bigyan mo ako ng tubig. Alam na ni Jesus kung anong uri ng sagot ang makukuha niya sa babae. Sumagot si Jesus sa kanya, "Ang bawat uminom ng tubig na ito ay muling mauuhaw, subalit ang sinumang umiinom ng tubig na aking ibibigay ay hindi na mauuhaw magpakailanman. Ang tubig na aking ibibigay sa kanya ay magiging isang bukal ng tubig tungo sa buhay na walang hanggan." At sabi rin niya, "Ang sumasampalataya sa akin, gaya ng sinasabi ng kasulatan, mula sa kanyang puso ay dadaloy ang mga ilog ng tubig na buhay." Noong narinig ito ng babae, maari naisip niya, hindi nagbibiro ang taong ito. Nagsimulang magbago ang isip niya. Kahanga-hanga ang taong ito. Maring ganito, nag-isip ang babae, talaga may tubig na buhay ba? Kasi sinabi sa kanya ng babae, "Ginoo, bigyan mo ako ng tubig na ito upang ako hindi na mauhaw, upang marito pa upang umigib. Sobrang pagod na akong mag-igib ng tubig, ngunit kung may tubig ka, kapag nainom ng isang beses ay hindi na ulit mauuhaw, pakiusap, bigyan mo ako ng tubig na ito. Bigyan mo ako." Hindi niya lubos na naunawaan na sinasabi ni Jesus ang tungkol sa kasiyahan ng kaluluwa, kaligtasan, sa pamamagitan ng biyaya ng Diyos na magbibigay ng tunay na kapayapaan at kasiyahan. Iniisip niya lang ang tungkol sa iniinom na tubig na tutulong sa kanya sa gawain ng pag-iigib ng tubig. Ang pakikipag-usap na ito kay Jesus ay tunay na kamangha-mangha. Kaya sabi, "Tawagin mo ang iyong asawa at bumalik ka rito."
Alam niyo kung anong uri ng tao ang babaeng ito? Ang babae ay sumugot sa kanya, wala akong asawa. Kung sinabi sa kanya ni Jesus, ano? Alam ko kung ilang asawa meron ka. May lima kang asawa at kayo nakikisama ka sa iyong ika-anim na asawa. Kung gayon, mapapahiya ang babae at magugulat. Maling maisip niyang tumakbo kapag ganon. Ngunit, sinabi sa kanya ni Jesus, tama ang sabi mo, wala akong asawa. Sa katunayan, sapagkat nagkaroon ka na ng limang asawa at ang kinakasama mo ngayon ay hindi mo asawa. Maling naisip ng babae, wow, nakikita ng taong ito ang kalooban ko. Ngunit nagpatuloy si Jesus. Sabi niya, sapagkat nagkaroon ka na ng limang asawa at ang kinakasama mo ngayon ay hindi mo asawa, totoo ang sinabi mong ito. Kinagawa ni Jesus ang pakikipag-usap ng may karunungan. Natukoy niya ang nakatagong kasalanan nang hindi sumasama ang kalooban ng babae, kundi mahinaw niya itong sinabi sa kanya. Maaring namangha ang babae sa kanya, nagtataka, paano niya nalaman ang lahat ng tungkol sa akin nakaraan? Ang babaeng ito, mari nating isipin na nagka-relasyon siya sa iba't ibang mga lalaki sa kanilang lugar. Maring mga asawa, mga lalaking may asawa na, hindi ko alam kung lahat sila ay mga gwapo, pero andyan si Ginoong Pong, Ginoong Bong, Ginoong Mang, iba pa. Nung sinabi ni Jesus, at ang kinakasama mo ngayon ay hindi mo asawa, ibig sabihin nito, ganang pag-inom ng tubig na ito ng paulit-ulit, ngunit mananatili pa rin uhaw ka. Ang pagsama sa iba't ibang lalaki ay hindi tunay na magpapasaya at magbibigay ng tunay na kasiyahan. Kaya nang sinabi ni Jesus, totoo ang sinabi mong ito, nagulat ang babae. Inisip niya, hindi ordinaryong tao ang taong ito. Paano niya nalaman ang aking nakaraan at nasabi ito? At hindi siya sinaway sa nakakatakot na paraan kundi sinabi niya, totoo ang sinabi mong ito. Mayroon itong nasaging nota sa bahagi ng puso ng babae at naisip niya na hindi siya ordinaryong tao kundi isang propeta. Dahil nakatagpo niyang isang propeta, nagpa siyang magtanong sa kanya, sumamba ang aming ninuno sa mundok na ito, ngunit sinasabi ninyo na ang lugar na dapat pagsambahan ng mga tao ay sa Jerusalem. May itinayo ang mga Samaritano na kagaya ng isang templo sa bundok Gerizim sa Samaria at sinamba nila doon ang Diyos. Ang mga Hudyo naman ay may templo sa Jerusalem at sumasamba doon. Alin ang tama rito? Tanong ito lagi ng marami. Kaya itinong niya sa propeta. Mayroon siyang tanong na ito at tinanong niya kay Jesus. Sabi ni Jesus, babae, maniwala ka sa akin na darating ang oras na inyong sasambay ng Ama, hindi sa bundok na ito o sa Jerusalem, subalit dumarating ang oras at ngayon na nga. Nasasambahin ng mga tunay na sumasamba ng Ama sa espiritu at katotohanan, sapagkat hinahanap ng Ama ang gayong mga sumasamba sa Kanya. Kaya nga, ang pagsamba sa templo sa Jerusalem, ito ay hindi tunay na pagsamba. Hindi ang pagsamba sa bundok ng Gerizim sa Samaria o kahit sa anuman. Ngayon dumating ang tunay na pagsamba. Anong tunay na pagsamba? Ang Diyos ay Espiritu at ang mga sumasamba sa Kanya ay kailangang sumamba sa Espiritu at katotohanan. Dahil ang Diyos ay Espiritu, ang pagsamba hindi pinapahintulot sa anumang lugar o anumang formal na paraan. Dahil ang Diyos ay Espiritu, ang mga sumasamba sa Kanya ay kailangang sumamba sa Espiritu at katotohanan. Ito ang Espiritu at katotohanan. Maging sa panahon natin ngayon, nagsisimba ang mga tao sa simbahan at sinasabi nila, sumamba tayo. Simulan na natin ang pagsamba. Pagkatapos, tapos na ang service, ang worship. Saan kayo galing? Nanood ako ng worship service at tapos na. Anong ginagawa niyo? Pagsamba ba iyon? Ito ay mula sa nakagawi ang ganap na pagsamba sa mga Diyos-Diyosan. Labis na maling ideya po ito. Dahil ang Diyos ay Espiritu, ang pagsamba ay hindi ginagawa sa isang lugar at sa pamamagitan ng isang relihiyosong seremonya. Kaya nga sa ating church, walang nagsasabi dito na simulan na natin ang worship service, tapusin na natin ang worship service. Tama po? Bakit po? Dahil hindi iyon ang tunay na pagsamba. Sa katunayan, nagtitipon tayo hindi upang sumamba kundi upang matutunan ang pagsamba.
Sa Roma chapter 12 verse 1, na inyong ianay ang inyong mga katawan na isang handog na buhay, banal na kasiyasaya sa Diyos na siya ninyong makatwirang paglilingkod. Siyempre po, ang kinakausap dito ay ang mga Kristiyanong born again. Ang mga hindi pa po na born again ay malayo pa sa Diyos, naliligaw at mga kaaway ng Diyos dahil sa kanilang masasamang mga gawa. Anong uri ng pagsamba ang maaari nilang gawin? Ang mga talata sa Romans chapter 12, 1 at 2 ay sinabi sa mga Kristiyanong born again. Ang isang Kristiyanong born again, ang kanyang katawan at kaluluwa ay pagmamayari na ng Panginoon. Kaya sabi na inyong ialay ang inyong katawan na isang handog na buhay, banal na kasiyasiya sa Diyos na siya ninyong makatwirang paglilingkod. Mahalaga rin ang katawan. Kaya kapag ang ilang mga tao ay nagpupunta sa worship service tuwing Linggo, naliligo sila, nagbibihis ng malinis, nagsusuot ng maayos na damit. Nagpupunta sila sa church at sinasabi, "Panginoon, pakiusap, tanggapin mo ang buhay na handog na ito." Ito po'y patay na handog. Hindi gayon ang sinasabi dito. Ang kahulugan na inyong ianay ang inyong mga katawan na isang handog na buhay, sa 1 Corinthians 6:19, o hindi nyo ba nalalaman na ang inyong katawan ay templo ng Espiritu Santo na nasa inyo? Kaya binili ang katawan at kaluluwa ng mga naligtas sa pamamagitan ng dugo ng Panginoon at ang Espiritu Santo ay nananahan sa mga ligtas kaysa itong templo. Dahil ang lugar kung saan nasaan ang Panginoon ay ang templo. Hindi ang gusali ng church ang templo. Nung si Jesus ay naroon, ang katawan ni Jesus ang templo. Ang mga katawan ng mga naligtas ang templo. Ang inyong katawan ng templo ng Espiritu Santo. Kasi sabi, at kayo ay hindi sa inyong sarili sapagkat kayo binili sa isang halaga, kaya't luwalhatiin ninyo ng inyong katawan ng Diyos. Dahil ang Panginoon ang bumili sa aking katawan at kaluluwa, sa halaga ng dugo ng Panginoon, hindi na sa akin ito kundi sa Panginoon. Kaya nga, ibigay na ito sa Panginoon. Hindi ibigay sa akin, kundi mabuhay para sa Panginoon. Na nalalamang ito'y sa Panginoon, kaya sabi ng isang lyrics, "Water and blood, when Jesus died, together flowed His pierced side. They cleansed my guilt eternally, saved by His grace at Calvary." Kahit na aking katawan at kaluluwa, ang mga ito'y binili na ng dugo ng Panginoon, kaya hindi na sa akin ang mga ito. Nasaan na ang akin? Parehong kaluluwa at katawan ko ay sa Panginoon na. Kasi Romans 14 verse 7 and 8, walang sino man sa atin ang nabubuhay sa kanyang sarili at walang sino mang namamatay sa kanyang sarili. Kung nabubuhay tayo sa Panginoon, tayo nabubuhay. O kung namamatay tayo sa Panginoon, tayo namamatay. Kaya't mabuhay man tayo o mamatay, tayo'y sa Panginoon. Kaya wala tayong kalayaan mabuhay o karapatang mamatay para lang sa ating sarili. Kahit pamabuhay ako alang-alang sa Panginoon, umamatay ako alang-alang sa Panginoon, yun ang dapat. Bakit po? Mabuhay man ako umamatay, narito tayo para lamang sa Panginoon. Yung kinanta kanina, natatandaan nyo, sabi, "My one wish, Lord, is this alone, to serve Thee all my days, then rise to stand before Thy throne, and sing Thy deathless praise." Tama yun, tama po? Ang tangi kong hiling, tama? Talaga po? Totoo? Nagsisinungaling ang ilang mga tao. Kaya ang ilang mga tao ay nagsasabi na ang mga taong nananampalataya raw kay Jesus ay nagsisimba sa simbahan tuwing Linggo at sila daw ang pinakasinungaling. Kapag nananalangin ang Kristiyano, parang lambis ang pag-ibig niya sa Diyos at umaawit siya ng himno, "My Jesus, as Thou will, all shall be my will for me, and seeing in life or death, my Lord, Thy will be done." Mabuhay man ako mamatay, ginagawa ko ang kalooban ng Panginoon. Panginoon, huwag gawin ang iyong kalooban, kundi ang kalooban ko. Maliktad naman pala ang ginagawa nila. Hindi para sa kalooban ng Diyos, kundi para sa kalooban nila. Mabuhay man tayo o mamatay, tama na gawin ang kalooban ng Panginoon. Normal iyon. Kung hindi, hindi yun normal. Ngayon kapag sinasabi kong nag-aalay ako ng buhay, buhay na handog sa pamamagitan ng aking katawan, hindi lang nangangahulugan na katawan ko lamang, kundi pati ang kaluluwa ko at maging ang aking puso.
Kaya nga, huwag niyong tularan ang sanlibutan ito, Romans 12 verse 2, kundi magbago kayo sa pamamagitan ng pagbabago ng inyong pag-iisip upang mapatunayan niyo kung alin ang mabuti, kasiyasiya at lubos na kalooban ng Diyos. Huwag tularan ang masama at mapaghimagsik na henerasyong ito. Bago tayo maligtas, nabuhay tayo ayon sa pagnanasan ng ating laman, ayon sa kagawian ng sanlibutan ito na sumusunod sa Diablo na siyang hindi nakikitang kapangyarihan sa impapawid. Kung tayo ay nararapat sa puot, ngunit dahil sa kasalanan ng iyon, si Jesus ang namatay sa halip at niligtas tayo. Kaya nga, sinabi ng Biblia, huwag nang tularan ang henerasyong ito, ang mundong ito, ang masama, masuwayin, at mahalay na henerasyon, kundi magbago kayo, sabi, sa pamamagitan ng pagbabago ng inyong pag-iisip. Kaya matapos maligtas, ang kaluluwa ay naligtas ngunit ang pag-iisip ay tubulad pa rin sa isang taong nagdurusa mula sa malubhang sakit. Nakatakas na siya sa kamatayan ngunit mahina pa rin ang katawan niya. May ganito po bang tao? At kalaunan, paunti-unti, ang kalusugan niya ay unti-unting nanunumbalik. Tulad niyon, nakasanayan na ng ating puso ang magkasala gaya ng nakaugalian ilang libong taon na ang nakalipas mula pa po sa panahon ng halamanan ng Eden. Gaya ng isang malubhang pasyente, ganun tayo. Ngunit matapos itong suriin, ginamot na wala na ang sakit. Ngayon po, wala na ang nakamamatay na sakit. Ngunit ang katawan ko ay mahina pa rin. Kung gayon, anong gagawin ko? Dapat kong panumbalikin ng kalusugan ko. Para maging malusog, hindi dapat kumain ng mga masasamang pagkain, na kumain lamang ng mga pagkaing mabuti. Kailangan mag-ehersisyo ng sapat kung gayon magiging malusog ka na. Tulad yon, dapat na unti-unting magbago o nagbabago ang ating puso at mga buhay upang maaari tayong makapamuhay ng maayos bilang mga anak ng Diyos. Kaya nga sabi, kundi magbago kayo sa pamamagitan ng pagbabago ng inyong pag-iisip. Kaya matapos maligtas, sa pamamagitan ng biyaya ng Diyos, ng salita ng Diyos, ng kapangyarihan ng Espiritu Santo, ang iyong puso ay unti-unting nagbabago, unti-unti. Habang paunti-unti, tayo po'y nagiging katulad ng Panginoon. Ang ating mga pananalita, kilos, pag-uugali at layunin ng pamumuhay, dapat unti-unting nagbabago. Dapat itong magbago. Kung isang taong ligtas ay naligtas lang, ngunit walang pagbabago, may mali po. Kaya sabi sa Romans 12:2, upang mapatunayan ninyo kung alin ang mabuti, kasiyasiya at lubos sa kalooban ng Diyos. Kaya habang natututo sa Biblia, kung alin ang mabuti, kasiyasiya at lubos sa kalooban ng Diyos, malalaman natin. Ang kalooban na nais ng Diyos, ang kalooban na nakakalugod sa Kanya. Hindi dapat gawin ang mga bagay na kinapuputan ng Diyos. Gawin mo ito o iyon kung kalooban ito ng Diyos. At huwag itong gawin kung hindi ito kalooban ng Diyos. At ang buong buhay na iyon ay magiging isang espiritual na pagsamba. Maging sa buhay pamilya, trabaho, pakikipagkapwa, ang nagbagong buhay ng isang Kristiyano, ito ang tunay na pagsamba. Kung hindi gayon, nabubuhay lamang tayo sa sarili nating kagustuhan. Pagkatapos dadalo ng church sa linggo, sasabihin natin, Panginoon, tanggapin mo ang aking handog. Niloloko po ba ninyo ang Diyos? Anong pinagkaiba nito sa pagsamba sa Diyos-Diyosan? Hindi po ito posible. Kaya tinuro ito ni Jesus sa babaeng Samaritana. Ito rin ang tinuturo sa atin ng Panginoon. Namangha ang babae at sinabi kay Jesus, Ginoo, nakikita kong ikaw ay isang propeta. Nalalaman ko na darating ang Mesiyas. Pagdating niya ay ipahayag niya sa amin ang lahat ng mga bagay. At sa oras na iyon, hindi siya lubos makapaniwala na si Jesus ang propeta. Kasi John 4:25 at 26, pagdating niya ay ipahayag niya sa amin ang lahat ng mga bagay. Sa 26, sinabi ni Jesus, Ako nga iyon na kumakausap sa iyo. Ako nga iyon. Ako ang Kristo. Opo, nakakamangha po ito. Ako nga iyon. Ako ang Mesiyas, ang Kristo na hinihintay mo. Nagulat ang babae. Hindi lamang ito sinabi ni Jesus, kundi binuksan niya ang puso ng babaeng ito at ginawa niyang manampalataya siya na si Jesus ang Kristo. Nagawa ng salita ng Diyos sumumpalataya ang puso ng babaeng ito.
Lubang nagulat ang babae at umalis siyang naiwan ang kanyang banga at nakalimutang ibigay ang tubig para kay Jesus. Tumakbo na po siya sa lungsod ng Samaria at nag-uumiyaw na sinasabi, "Halika kayo, may isang tao na nagsabi sa akin ng lahat ng mga bagay na aking ginawa. Maging mga kahihayang mga bagay, lahat ng uri ng kasalanan alam niya. Halika kayo at tingnan ninyo, ito na kaya ang Kristo? Tignan niyo kung ano ang nangyari." Naghihintay rin ang mga Samaritanong ito kay Kristo. Sumunod sila sa babaeng Samaritana at sila'y nagtungo kay Jesus. Samantala, pumunta ang mga alagad noon sa bayan at bumili ng pagkain. Si Jesus ay pagod, nauuaw at gutom na. Nagdala sila ng pagkain at binigay ito sa Panginoon. Mari sabi, "Panginoon, kain na po." At sa verse 34, sa John 4:34, sinabi sa kanila ni Jesus, "Ang pagkain ko ay ang gawin ng kalooban ng nagsugo sa akin at tapusin ang kanyang gawain." Kasabi dito sa verse 34, John 4:34, sinabi sa kanila ni Jesus, "Ang pagkain ko ay ang gawin ng kalooban ng nagsugo sa akin at tapusin ang kanyang gawain." Sa verse 32, subalit sinabi niya sa kanila, "Ako'y may pagkain na hindi nyo nalalaman." Sa 33, kaya't sinabi ng mga alagad sa isa't isa, "May nagdala kaya sa kanya ng pagkain?" "Hindi po." Matapos niyang sabihin na, "Ako ay may pagkain na hindi nyo nalalaman," sabi niya, "Ang pagkain ko ay ang gawin ang kalooban ng nagsugo sa akin at tapusin ang kanyang gawain." Ang salitang ito ay napakahalaga. Nang si Jesus ay lubang nauhaw at lubang nagutom, ano ang unang bagay na dapat gawin? Kailangan niya ng tubig. Gaano pa man kaganda ito, tignan, anong pinakamaganda sa paningin ng isang taong nagugutom? Ito po yung tubig. At pagkain, nakakaramdam ka ng gutom sapagkat walang makain. May kasabihan na mas malungkot pa ito kaysa pagkamatay ng isang ina kapag ikaw po ay nagugutom. Ngunit may ilang beses na akong nakaranas din po ng gutom. Hindi ito maunawa ng mga taong kailanman na hindi pa nagutom. Anyway, nang ang Panginoon ay nagutom, sinabi niya, "Ako'y may pagkain iba pa sa pagkain dinala ninyo, ngunit ito ay mas mahalaga." Sabi niya, "Ang pagkain ko ay ang gawin ang kalooban ng nagsugo sa akin at tapusin ang kanyang gawain." Nagutom po siya. Pero ang pagkain niya ay ang gawin ng kalooban ng nagsugo sa kanya at tapusin ang gawain iyon. At sa Matthew chapter 3, binautismuhan si Jesus sa Ilog Jordan at natanggap ang Espiritu Santo. At narinig niya ang tinig ng Diyos na sinabi, "Ito ang minamahal kong anak, sa kanya ako lubos na nalulugod." Ngunit dinala si Jesus ng Espiritu pagkatapos sa ilang at nagutom siya sa loob ng 40 araw. Siya ay pagod na pagod noon at gutom na gutom. At sa oras na iyon, nagpakita ang Diablo. Tinukso po siya ng Diablo. Tinukso noon ng Diablong ito si Adan nung hindi siya nagugutom sa pamamagitan ni Eva. "Kainin mo itong bunga ng puno ng pagkakilala ng mabuti at masama. Kapag kinain mo ito, mabubuksan ang iyong mga mata. Magkakaroon ka ng karunungan at magiging gaya ka ng Diyos." Kaya tinukso siya ng Diablo sa mabuting kalagayan at nahulog sa tukso dahil sa problema sa pagkain. Gayunpaman, nang si Jesus ay lubang napagod sa loob ng 40 araw at nagutom, nagpakita rin ang Diablo at sinabi sa kanya sa Matthew 4 verse 3, "Kung ikaw ang anak ng Diyos, ipag-utos mo na ang batong ito ay maging tinapay." Kung ikaw ang anak ng Diyos, natanggap ni Jesus ang patunay na siyang anak ng Diyos sa Matthew 3 verse 16 at 17 nang mabautismuhan si Jesus. May patunay na siyang anak ng Diyos. Ngunit ano po ang sinabi ng Diablo? "Ikaw ang anak ng Diyos, bakit ka nagugutom? Kung ikaw ang anak ng Diyos, may kapangyarihan ka. Magagawa mong gawing tinapay ang batong ito. Gawin mo itong tinapay at kainin ito." Ngayon, sabi ba ni Jesus, sumagot ba siya? Ganito ba ang sagot niya?
Oo nga, tama. Nakalimutan ko, anak pala ako ng Diyos ah. Ganun ba ang sabi niya? Hindi po. Sinabi niya, sinabi pa sa kanya, kaya ng Diyos na gumawa ng mga anak ni Abraham mula sa mga batong ito, sabi niya. Si Jesus ang tagapaglikha, siya ang anak ng Diyos, ngunit bakit siya pagod at gutom na gutom? Nang oras na iyon, sinabi ni Jesus, Matthew 4:4, hindi sa tinapay lamang mabubuhay ang tao, kundi sa bawat salitang lumalabas sa bibig ng Diyos. Ang tinapay para sa katawan ang kailangan ng oras na iyon, ngunit ang mas mahalaga, dapat tayong mabuhay sa pamamagitan ng bawat salitang lumalabas sa bibig ng Diyos. Sa magatwin, isang bagay ang dapat nating isipin. Oo, ito ang pagkain para sa kaluluwa sa halip na pagkain para sa katawan. Ang salita, tanging sa tuwing nagbabasa at nakikinig tayo ng salita, ay magiging malusog tayo spiritually sa pamamagitan ng salita. Tama po? Ngunit ang sinabi ni Jesus ay may kaunting kaibahan sa nilalaman nito. Sabi niya, hindi sa tinapay lamang mabubuhay ang tao, kundi sa bawat salitang lumalabas sa bibig ng Diyos. Ang ibig sabihin ng salitang ito ay mabuting kumain para sa katawan, ngunit mas mahalaga ang buhay na sumusunod sa salita ng Diyos. Mas mahalaga iyon. Nauunawaan niyo po ba ito? Mahalagang magbasa at makinig sa Biblia at palakasin ang ating panloob na pagkatao sa pamamagitan ng salita. Kaya ang sinabi ni Jesus, ang mabuhay sa pamamagitan ng salita ng Diyos ay ang patuloy na pag-iingat at pagsasanay ng salita ng Diyos. Si Jesus ang salita na nagkatawang tao. Alam po ba ninyo kung ano ang sinabi ni Jesus? Siya ay busog na, gayunpaman, nang si Jesus ay pagod at gutong na gutong, sinabi niya, ang paggawa ng salita ng Diyos ay mas mahalaga kaysa pagkain ng laman. Kasi Matthew 5:6, mapapalad ang mga nagugutom at nauuhaw sa katwiran. Sabagat sila ay bubusugin. Sabi niya, nagugutom at nauuhaw sa katwiran. Ibig sabihin, ang mga matuwid ay gumagawa ng kalooban ng Diyos. Ganang isang tao uhaw at gutom na naghahanap ng tubig at makakain, ang puso na masigasig na nagnanais na gawin ang kalooban ng Diyos ay ang ibig sabihin ng magutom at mauuhaw sa katwiran. Kaya bagaman tinukso ng Diablo si Jesus, sinunod niya ang salita ng Diyos mas higit kaysa sa pagkain ng laman. Sinabi ni Jesus sa John 6:38, sapagkat ako'y bumaba mula sa langit, hindi upang gawin ko ang aking sariling kalooban, kundi ang kalooban ng nagsugo sa akin. May bagay tayong dapat gawin upang maisakatuparan ang kalooban ng Ama. Sa John 4:34, sinabi sa kanila ni Jesus, ang pagkain ko ay ang gawin ng kalooban ng nagsugo sa akin at tapusin ang kanyang gawain. Kaya nga po, ang mga nagugutom at nauuhaw sa katwiran, paano ako mabuhay ayon sa kalooban ng Diyos? Paano ako magiging kalugod-lugod sa Diyos sa ipinagkatiwala niya sa akin? Ito ang palatandaan na ikaw ay nauuhaw at nabubutom. Kung gayon sinabi, sapagkat sila ay bubusugin, maaari natin gawin ang kalooban ng Diyos at bibigyan din tayo ng Diyos ng pagkain para sa laman. Kaya kung titignan nyo sa Matthew chapter 6, simula verse 31, kaya huwag kayong mabalisa na nagsasabing ano ang aming kakainin o ano ang aming iinumin o ano ang aming isusuot sapagkat inahanap ng mga intil ang lahat ng mga bagay na ito at batid na ng inyong Ama sa langit na kailangan nyo ang lahat ng mga bagay na ito. Kaya sabi, ngunit hanapin muna ninyo ang kanyang kaharian at ang kanyang katwiran at ang lahat ng mga bagay na ito ay pawang idaragdag sa inyo. Sabi muna, ito ang dapat maging prioridad sa bawat araw ng ating buhay. Ang kumain ng mabuti at mabuhay ng mabuti ay hindi ang prioridad, kundi ang hanapin ang kaharian ng Diyos, ang kanyang katwiran. Ang banal na bayan na ito na tinatahanan ng Diablo ay dapat mapanumbali sa pamamagitan ng pangangaral ng Ebanghelyo ng kaharian ng Diyos. May tatlong pangunahing pangangailangan ng bansa. Una, soberanya. Pangalawa, lupain. At pangatlo, yung tao. Ang soberanya ng langit ay ang Diyos.
at ang bayan ay naganda ng bagong langit at bagong lupa ang Diyos. Ang mahalagang bagay ay ang mga taong papasok naman sa bayang ito. Ang bansa ay napakalaki at lahat ng bagay ay maganda, ngunit kung walang tao dito, anong klaseng bayan ito? Kaya nga, gumawa ang Diyos ng tao sa ayon sa kanyang larawan upang maging taong papasok sa kaharian ng Diyos. Ngunit ito ay sinubok ng Diablo at nagkasala ang tao at ang kanyang karapatan ay kinuha ng Diablo. Kaya nga po, sinusubukan nating kunin pabalik ang bayang kinuha ng Diablo. Kaya po si Jesus ay namatay sa krus para rito. At kapag pinapangaral natin ang Ebanghelyo, kapag naliligtas sa mga tao ng paunti-unti, pinabalik natin ang bayan sa Diyos na nooy tinirahan ng Diablo at hinahanap ang kaharian ng Diyos. Yan po yung hanapin muna ninyo ang kanyang kaharian at ang kanyang katwiran. Sa pamamagitan ng pangangaral ng Ebanghelyo, dapat nating hanapin ang kaharian ng Diyos. Maging masagana ang kaharian at maging maunlad at muling bumalik ang Panginoon sa mundong ito. Kapag handa na ang tao ng bayan ito, ang hari ng bayan na iyon ay darating. Kaya ang Ebanghelyo ay binahagi mula Jerusalem hanggang sa kadunod-dunuhang bahagi ng mundo. At kapag lahat ng tao ay handa na, darating ang Panginoon na siyang hari ng kaharian. Ngayon po, hanapin ang kanyang kaharian at pagkatapos hanapin ang kanyang katwiran. Ang Ebanghelyo ay ang ipangaral sa labas, ay dapat ipangaral sa labas at pagkatapos may mga taong naliligtas. At sa atin, ang mga Kristiyano ay gumagawa ng kalooban ng Diyos. Sinusunod ang salita ng Diyos, iniibig nila ang isa't isa, iniibig ng Diyos, sinusunod ang salita ng Diyos. Yan ang ginagawa natin sa loob. Kaya kung titignan sa 2 Peter 3.13, bagong langit at ng bagong lupa, kung saan ang katwiran ay naninirahan. Sa langit walang kasalanan. Sa langit walang kamalian. Ito ang lugar kung saan mapupuno lamang ng katwiran at katotohanan ng Diyos. Kaya matapos maligtas, ang katwiran ng Diyos ay napupuno sa mga Kristiyano. Ang buhay ng pagsunod, ang buhay ng pag-iibigan sa bawat isa, ang buhay ng pamumuhay para sa kaluwalhatian ng Diyos ay ang pagsasakatuparan ng katwiran ng Diyos. Kaya nga, hanapin muna ninyo ang kanyang kaharian at ang mga nagugutom at nauuhaw sa katwiran ay magkasing kahulugan po ang dalawang ito. Bilang bonus na bibigay ng Diyos ang kailangan mo sa katawan mo, paano natin ito mapapaniwalaan? Hindi ako magaling, pero tiyak, naniniwala po ako dito. Naranasan ko po sa aking buhay. Kung ipinapangaral ko ang Ebanghelyo ng Diyos at sinisikap kong mamuhay ayon sa kanyang kalooban, tutuparin niya ang aking pakay at ibibigay niya ang kailangan ko upang matupad ang katwiran. Halimbawa, may isang mabuting boss. Ang boss ng isang malaking kumpanya ay talagang nag-aanap ng mga empleyado. Sinabi ng boss sa kanyang matapat na empleyado, hanggat nagtatrabaho ka ng mabuti sa ating kumpanya, ako ang bahala sa buhay mo, sa edukasyon ng anak mo, maging sa bahay mo. Posible po ito. Kaya itong sabihin ng mga talagang magagandang kumpanya. At kailangan lang ng mga empleyado na magtrabaho ng mabuti sa lahat ng bagay na ipinagkatiwala sa kanila ng kanilang boss, yung amo, na walang anumang inaalala o alalahanin. At ang amo na ang bahala sa pamilya nila at sa lahat-lahat. Ang tao ay pwedeng magkulang, ngunit ang Diyos ang bahala doon. Sinabi ng Diyos na naglikha ng sansinukob, ngunit hanapin muna ninyo ang kanyang kaharian at ang kanyang katwiran. At ang lahat ng mga bagay na ito ay pawang idaragdag sa inyo. Kaya nga bilang bonus, nakakatuwang malaman po ito. At magandang kasunduan po ito. Sinasabi sa atin, hanapin muna natin ang kanyang kaharian, ang kanyang katwiran, at ang lahat ng bagay na ito idaragdag sa atin. Pag-isipan po natin, bilang bonus, nakakatuwa na malaman ang bagay na ito. Ano ang gusto niyong hanapin muna? Ano ang una niyong iisip? Kapag gutom tayo, maring hanapin muna natin ang pagkain, ngunit gutom man kayo o hindi, dapat muna ninyong hanapin ang kaharian at katwiran ng Diyos. Nung ang Panginoong Jesus ay pagod na pagod at gutom na gutom, sinabi niya, ako'y may pagkain na hindi nyo nalalaman. Ang pagkain ko ay ang gawin ng kalooban ng nagsugo sa akin at tapusin ang kanyang gawain. Ginawa ng Panginoon ang pagliligtas sa atin. At ginawa niya
ang lahat. Naging mabuting halimbawa sa lahat ng maliligtas. Nagawa iyon ng Panginoong Hesus dahil mayroon siyang kapangyarihan ng Diyos. Ngunit, kaya ba itong gawin ng mga tao tulad natin? Opo, kaya natin. Kung sinusunod natin ang salita ng Panginoon, ibibigay niya ang kailangan natin at ang kakayahan upang magawa ito. Bibigyan niya tayo ng kapangyarihan upang maisakatuparan ito. Kesa John 5:17, sinabi ng Panginoong Hesus, hanggang ngayon patuloy sa paggawa ang aking ama at ako'y patuloy rin sa paggawa. Anong ginagawa ng aking ama? Ang kasaysayan ng paglikha ay natapos sa ika-anim na araw sa Genesis. Sa Genesis 2:1, sabi, nayari ang langit at ang lupa at ang lahat ng mga bagay sa mga iyon. At sa hiputong araw, nagpahinga ang Diyos. Bakit siya nagpahinga? Napagod ba siya? Kaya siya nagpahinga? Hindi po. Nagpahinga siya dahil tapos na ang gawain niya. Wala nang gawain. Natapos na ang paglikha. Kaya na nagpahinga siya sa ikapatong araw. At ano ang ginawa niya sa ikawalong araw? Nagpatuloy siya sa pagpapahinga? Bakit? Tapos na. Ngunit dito sinabi, hanggang ngayon patuloy sa paggawa ng aking ama. Kailan nagsimula ang hanggang ngayon? Ang gawain ng Diyos ay nagkaroon ng panibagong panimula nung nagkasala si Adan sa Genesis chapter 3. Bakit? Nagsimula siyang iligtas ang mga makasalanan na mapapahamak sa kasalanan ito. Pinlano ito ng Diyos at ipinangako sa bayan ng Israel sa lumang tipan at dumating nga ang Panginoong Hesus upang iligtas ang espiritu ng tao gaya ng ipinangako sa bayan ng Israel sa lumang tipan. Kaya nga sa John 5:21 sabi, sapagkat kung paanong ibinabangon ng Ama ang mga patay at sila'y binubuhay, gayon din naman binubuhay ng anak ang sinumang nais niya. Ang ginawa ni Hesus ay iniligtas ang batay na espiritu sa kasalanan at sa pagkakamali. Ang trabaho ni Hesus ay ang iligtas sa mga makasalanan na mapupunta sa impyerno at inihahanda ang mga taong mapupunta sa langit. Kasi Hesus ay pumarito sa mundong ito upang gawin lamang ang gawain ng Diyos. Ang kalooban ng Diyos, pumunta siya dito upang isakatuparan ito. Kaya kung titignan niyo, sa Filipos, chapter 2, verse 6 to 7, sabi na siya, bagaman nasa anyo ng Diyos, ay hindi niya itinuring na isang bagay na dapat panghawakan ng pagiging kapantay ng Diyos, kundi hinubaran niya ang kanyang sarili. Iniwanan niya ang kanyang trono at kinuha ang anyong alipin na naging katulad ng tao. Nabuhay siya bilang anak ng isang mahirap na karpentero sa loob ng 30 years. Gaano nga siya naghirap habang nangangaral sa loob ng 3.5 years sa lupain ng Israel? Ngayon, bakit iyon ginawa ng Diyos ng tagapaglikha? Ito ay upang iligtas ang mga tao. Hindi niya itinuring na isang bagay na dapat panghawakan ang pagiging kapantay ng Diyos, kundi inubaran niya ang kanyang sarili at kinuha ang iyong alipin na naging katulad ng tao. At sabi, palibhasa ay natagpuan sa anyo ng tao, sa simula si Jesus ay hindi tao, siya ay Diyos. Siya'y nagpakababa sa kanyang sarili at naging masunurin hanggang sa kamatayan, maging sa kamatayan man sa krus. Si Jesus ang unang sumunod sa Diyos maging sa kamatayan bago niya nagawa ang gawain ng pagliligtas sa atin. At bilang resulta, tayo ay naligtas. Tama po? Pumarito siya sa sanlibutan upang gawin iyon. At hanggang ngayon patuloy sa paggawa ang aking ama at ako'y patuloy rin sa paggawa. Kasi Filipos 2:5, sabi, magkaroon kayo sa inyo ng ganitong pag-iisip na na kay Kristo Jesus din naman. Ang buhay kay Kristo ay ang pagiging mapagpakumbaba gaya ni Jesus at ang pagsunod sa kalooban ng Diyos hanggang sa kamatayan gaya ni Jesus. Ang Kristong iyon ay nasa atin. Ang isang ligtas na tao ay Kristiyano. Ibig sabihin ng Kristiyano, siya ay tao ni Kristo. Kaya mga ligtas, sila, ang Kristiyano, ang Kristo ay nasa atin. Tao tayo ni Kristo. Ang sinumang walang espiritu ni Kristo, siya hindi sa kanya.
Ano ang ginagawa sa akin ng Kristong ito? 1 John 2:6, ang nagsasabing siya'y nananatili sa kanya. Ang nagsasabing ang Panginoon ay nananatili sa akin at ako ay sa Panginoon ay nararapat ding lumakad gaya ng kanyang paglakad. Kaya dapat tayong lumakad gaya ng paglakad ng Panginoon. Ibig sabihin, dapat tayong mamuhay gaya ng sa Panginoon. Ang pagdalo sa church, paggawa ng gusto, paggawa ng ayaw ko, hindi yan Christian life. Kaya, gaya ng Panginoon na nagpakababa at sumunod hanggang sa kamatayan, dapat tayong sumunod din ng maayos. Ang mga hindi sumusunod sa Diyos ay sila ang mga tumatanggi sa Diyos at mga mapagmataas. Dapat tayong sumunod sa Diyos maging hanggang sa kamatayan. Maging sa kamatayan sa krus. Kasi Hebrews chapter 10 verse 7, kaya't sinabi ko, narito ako'y dumating upang gawin ang iyong kalooban, o Diyos, sa balumbon ng aklat ay nasusulat tungkol sa akin. Kaya ako'y dumating upang gawin ang iyong kalooban, o Diyos. Sa balumbon ng aklat ay nasusulat tungkol sa akin. Ang kalooban ng Diyos ay ang mamatay siya sa krus. Pasa ng mga kasalanan ng buong sanlibutan, pagtutubo sa mga kasalanan ng sangkatauhan at ang pagliligtas sa mga kaluluwa. At ano ang ipinagdasal ni Jesus sa Hardin ng Getsemani nung gabi bago siya mamatay sa krus? Sabi, hindi ang ayon sa ibig ko, kundi ang ayon sa ibig mo. Matthew 26:39, ang krus ay inilagay sa harapan ni Jesus. At kung maaari, lumampas sana sa akin ang kopang ito. Ang katawan ni Jesus ay katulad din ng katawan po natin noon. May mga nagsasabi na sapagkat siya ay anak ng Diyos, hindi. Sana siya nagdusa kahit paipako siya sa krus. Yan ang sabi nila. Kahit ipako raw sa krus, hindi siya masasaktan o magdurusa. Mali po. Nakaramdam din po ng pagod at pagkauhaw ang Panginoong Jesus. Napagod siya. Naglayag siya sa dagat ng Galilea kasama ang kanyang mga alagad. Dahil sa pagod, nakatulog siya sa hulihan ng bangka. Nakatulog siya habang may unos. Tao rin siya gaya natin. Napaluha rin ang Panginoon at bumuntong hininga rin at may katawan gaya po ng sa ating katawan. Ngunit ang Panginoon na banal, siya na maluwalhati at walang kasalanan ay hinatulan ng kamatayan na tulad ng sa pinakamiserabling makasalanan, hinubaran, ipinako sa krus sa harap ng mga pinakamiserabling mga makasalanan. Iyon ang pinakamalalang kahihiyan at sakit na pwedeng danasin ng isang tao. Ayaw din iyon ng katawan ng Panginoong Jesus. Kung maaari, lumampas sana sa akin ang kopang ito. Gayon may hindi ang ayon sa ibig ko, kundi ang ayon sa ibig mo. Kaya isinuko niya ang kanyang kalooban. Magagawa lamang niya ang kalooban ng Diyos kapag sinuko na niya ang kanyang sariling kalooban. Kesa dulo po ng Ebanghelyo ayon kay Lucas, noong nanalangin siya ng tatlong ulit, sabi doon, sa kanyang matinding paghihirap ay nanalangin siya ng higit na taimtim at ang kanyang pawis ay naging gaya ng malalaking patak ng dugo na tumutulos sa lupa. Habang siya ay nahihirapan at nanalangin, talaga pong lumabas ang dugo sa kanyang pawis. Nagpakita sa kanya ang isang anghel mula sa langit na nagpalakas sa kanya. Kaya labi siyang nahirapan. At ang anghel ay dumating at tinulungan siya sa kanyang panalangin. Ngunit ano ang kanyang naging pasya? Hindi ang ayon sa ibig ko, kundi ang ayon sa ibig mo. Kaya ako'y dumating upang gawin ang iyong kalooban o Diyos sa balumbon ng aklat ay nasusulat tungkol sa akin. Tayo po ay mga tao ring sumusunod sa Panginoon. Ang gusto lamang natin ay mabuhay magpakailanman tungo sa isang manang hindi nasisira, walang dungis at hindi kumukupas na inilaan sa langit para sa ating. Kaya maging habang nabubuhay pa tayo sa mundong ito, ang Diyos ang bahala sa lahat para sa mga sumusunod sa salita. Sapagkat nagpa siya tayong mabuhay at mamatay para sa Panginoon, hindi ba ang Panginoon ang bahala sa ating? Habang nabubuhay tayo para sa Panginoon, ibinibigay sa atin ang Panginoon ang kailangan natin at kapag namatay tayo para sa Kanya, kukunin ang Panginoon ang ating espiritu at ano po ang kinakatukutan natin? Ano ang ipinag-aalala natin?
Tingnan natin uli. John chapter 4, verse 35. John 4:35, hindi ba sinasabi ninyo, may apat na buwan pa at darating na ang pag-aani? Ngunit sinasabi ko sa inyo, masdan ninyo ang inyong paligid at inyong tignan ang mga bukid na maputi na upang anihin. May apat na buwan pa at darating na ang pag-aani. Nang panahong iyon, maari ang mga butil sa bukid ng Samaria ay berde pa. Sinabi ng mga alagad, apat na buwan pa at mag-aani na. Ngunit sabi po ni Jesus, masdan ninyo ang inyong paligid at inyong tignan ang mga bukid. Masdan ninyo. Nang sandaling iyon, ang mga Samaritano ay papunta sa Panginoon mula sa pagitan ng mga tudling. Ang mga pananim sa bukid ay aanihin pagkatapos ang apat na buwan, ngunit sa paningin ni Jesus, ang mga tao ay ang mga butil. Kaya sabi niya, masdan ninyo ang inyong paligid at inyong tignan ang mga bukid. Ang mundong ito ay ang bukid na pinamamahalaan ng Diyos. Ang bukid ay ang sanlibutan. Ang mabuting binhi naman ay ang mga anak ng kaharian. Ang naghahasik ng mabuting binhi ay ang anak ng Diyos. Ang salitang ito ay gaya ng bukid na pinamamahalaan ng Diyos. Anong binhi ang inihasik ng Diyos? Naghasik siya ng mabuting binhi. Anong binhi? Ang kanyang tanging anak. Kaya maliban na ang butil ng trigo ay mahulog sa lupa at mamatay, ito ay mananatiling nag-iisa. Ngunit kung ito'y mamatay, ay nagbubunga ng marami. John 12:24. Kasi sinugo niya ang kanyang tanging anak sa mundong ito at hinayaan siyang mamatay gaya ng butil ng trigo upang manganak ng mas maraming anak ng Diyos at dadalhin sila sa langit. Kaya kahit nung hindi pa namamatay si Jesus, nakatakda na na mamatay si Jesus at mabubuhay muli. Kasi sabi niya, masdan ninyo ang inyong paligid at inyong tignan ng mga bukid. Hindi ang bukid na aanihin pagkatapos ng apat na buwan, kundi ang mga espiritu ng mga tao. Ibig sabihin, ang mga makasalanan na iniligtas ni Jesus sa pamamagitan ng kamatayan sa krus at sa muling pagkabuhay ay mga hinugna, butil. Hinugna mga butil sa paningin ng Diyos, hinugna sila, puti na. Ibig sabihin ay hinugna, dapat na ngayong anihin. Kaya sabi niya, masdan ninyo ang inyong paligid at inyong tignan ang mga bukid na mapuputi na upang anihin. Mga kapatid, anong nakikita nyo? Ito ang ipinag-uutos ng Panginoon. Dapat tayong tumingin gaya ng pagtingin ng Panginoon. Anong nakikita nyo? Dapat nakikita natin ang hindi nakikita ng sanlibutan. Kung ano ang nakikita ng Diyos. Gaya ng nakikita ng Panginoon, maraming tao sa mundong ito ang tumatakbo papunta sa impyerno, sa gitna ng kanilang kasalanan. Ngunit dahil ang Panginoon ay namatay na sa krus at nabuhay muli mula sa kamatayan upang tubusin ang mga kasalanan at ginawa ang gawain ng kaligtasan, ang mga butil na ito ay naging puti na at kailangan ng anihin. Kung ahawakan lamang natin ang karit ng Ebanghelyo at mag-aani, madadala natin sa langit ang kaluluwa na pupunta sana sa impyerno. Kaya masdan ninyo ang inyong paligid at inyong tignan ang bukid na mapuputi na upang anihin. Kaya nga, sinugo ang tanging anak, isang butil ng trigo na matay upang magkaroon ng maraming anak ng buhay na walang hanggan. Kung ito'y mamatay, ay magbubunga ng marami. Sa John chapter 20, nang muling nabuhay si Jesus, ang mga babae kabilang si Maria Magdalena ay dumalaw sa kanyang libingan. At ang muling nabuhay na si Jesus ay nagpakita at nagsabi, pumunta ka sa aking mga kapatid. Tinawag niya ang kanyang mga alagad bilang aking mga kapatid. Bakit po? Aakit ako sa Ama at sa inyong Ama. At sa aking Diyos at inyong Diyos. Dahil dito'y hindi nahihiya si Jesus na tawagin silang mga kapatid. Sa Romans chapter 8, verse 29, upang siya ang maging panganay sa maraming magkakapatid, si Jesus po ay hindi na lamang ang natatanging anak. Alam niyo po ba ito? Dahil ngayon, marami na pong mga kapatid ang Panginoon. Ang natatanging anak ay mayroong kahulugang kung iisa lamang ang anak ng Diyos. Ngunit, ngayon, maraming mga anak na ang naipanganak sa pamamagitan ng kamatayan at muling pagkabuhay ni Jesus. Siya ang panganay sa maraming magkakapatid. Ang panganay, sa Hebrews chapter 1, sa muling pagbabalik ni Jesus, at muli ng kanyang dinadala ang panganay sa daigdig, sabi po. Hindi na lamang siya ang natatanging anak pagkatapos ng kanyang muling pagkabuhay, ngunit siya po ang panganay. Kaya sabi niya, aking Ama at iyong Ama.
Kaya kapag ang butil ng trigo ay nahulog sa lupa at namatay, ito po ay nagbubunga ng maraming trigo. Hindi lamang namatay ang trigo, ngunit ito ay nagbubunga ng mga trigo at nagkaroon ng kaparehong buhay. Sila po ang mga kaparehong mga anak na ng Diyos. Sila po ang kaparehong mga tagapagmana ng Diyos. Ang mga trigo ay nakatanggap ng buhay na walang hanggan kagaya ng isang patay na trigo. Sila po ang mga mamamayan ng langit. Kapareho po nila si Jesus. Kaya hindi po ba't kamangha-mangha ang bagay na ito? Ang butil ng trigo ay nagbubunga ng mas maraming trigo. Pagkatapos, ang itinanim na trigo at nagbunga ng mga trigo ay magkaparehong buhay na. Sila po ang kaparehong anak, mga anak ng Diyos. Sila ang tagapagmana ng Diyos. Sila po ang mga butil na mayroong buhay na walang hanggan. Kaya nga, masdan ninyo ang inyong paligid. Tignan nyo ang bukid na mapupti na upang anihin. Ngayon, kailangan nating pagmasdan po ang mundo kagaya ng pagtingin dito ng Panginoon. Tinapos na ng Panginoon ang gawain ng pagliligtas sa mga espiritu para sa mga taong patungo sa impyerno na tinutulak nila ang isa't isa patungo sa gitna ng kasalanan. Kaya, tinitignan sila ng Panginoon bilang mga hinog na butil na handa na upang anihin. Kailangan nating malaman ito. Kung ating ipapangaral ang Ebanghelyo, ang mga makasalan na dapat na mapunta sa impyerno ay makakapunta na po sila sa langit. Sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan na ibinigay niya ang kanyang tanging anak. Kahit na ang kanyang tanging anak ay kanyang hinayaang mamatay doon sa krus upang ang sinumang sa kanya'y sumampalataya. Ngayon, kanya nang isa nakuparan ang gawain ng kaligtasan. Kaya kung ipapangaral ng isa ang katotohanan sa iba, at kung siya ay maniwala sa katotohanan ng iyon, hindi na siyang mapapahamak kundi mayroon na siyang buhay na walang hanggan. Pagkatapos, ano sa palagay ninyo ang dapat nating gawin ngayon? Sa John 19:30 sa binatupad na. Sa English, it is finished. Ito po ay tapos na, bayad na po lahat. Sa John 20:19 ang muling nabuhay na si Jesus ay sinabi, kapayapaan ang sumain niyo. Sa Isaiah 57:21, sabi, walang kapayapaan, sabi ng aking Diyos para sa masasama. Paano po ang mga makasalanan na mapupunta sa impyerno? Paano sila magkakaroon ng kapayapaan? Ngunit kanyang sinabi na binayaran na niya ang lahat ng ating mga kasalanan upang gumaan ang ating loob at magkaroon ng kapayapaan. Kasi sabi niya, kapayapaan ang sumain niyo. At kahit na sino ay maaaring magkaroon ng kapayapaan ng Diyos. Ano man ang kanilang mga kasalanan, kapag naligtas, wala nang pag-uukom. Ligtas na kapag simula silang sumampalataya. Iyon po ang kaligtasan. Kaya ang Diyos ay nanganak ng maraming mga anak. At hinayaan niya ang kanyang tanging anak na mamatay. At nung nabuhay muli ang Panginoong Jesus, pinakita niya ang marka ng mga pako, bakas ng ulo sa kagiliran. Sabi niya, kapayapaan ang suma sa inyo. Kapayapaan ang suma inyo. Sinabi po niya ito ng dalawang ulit. Kung paanong sinugo ako ng Ama, ay sinusugo ko rin naman kayo. John 20:21. Ipinasa sa walang kasalanan na si Jesus ang lahat ng kasalanan ng buong mundo at namatay doon sa krus upang tubusin at tapusin ang gawain ng kaligtasan. Para doon, siya ay sinugo sa mundong ito upang tapusin ang gawain at ngayon, siya ay muling nabuhay mula sa kanyang kamatayan at sabi niya, kung paanong sinugo ako ng Ama ay sinusugo ko rin naman kayo. Ang salitang sinusugo ko rin naman kayo, ito po hindi lamang tumutukoy para sa mga alagad ni Jesus, kundi para sa lahat ng mga naligtas. Ibig sabihin na sinusugo tayo ni Jesus upang ipahayag ang katotohanan na kanyang naisakatuparan sa pamamagitan ng kamatayan doon sa krus. At nang masabi niya ito, sila hiningahan niya at sa kanila ay sinabi, tanggapin ninyo ang Espiritu Santo, John 20, mula verse 22. Kung inyong patawarin ang kasalanan ng sinuman, ang mga iyon ay ipinatatawad sa kanila. Sino mang hindi niyo patawarin ang mga kasalanan, iyon ay hindi pinapatawad. Sa John 15:26, ang Espiritu ng Katotohanan siya ang magpapatuto tungkol sa akin. At sa Gawa 1:8, tatanggap kayo ng kapangyarihan pagbabasa inyo ng Espiritu Santo at kayo magiging mga saksi ko sa Jerusalem, sa buong Judea at Samaria hanggang sa kaduluduluang bahagi ng lupa.
ang ebanghelyo na nagsimula sa Pentecostes ay ipinangaran sa loob ng 2,000 years sa buong mundo at sa katubusan at sa atin nakarating dito sa malayong silangan. Kayo magiging saksi ko hanggang sa kaduluduluang bahagi ng lupa. Kasi Romans 10:14, paano sila sasampalataya sa kanya na hindi nila napakinggan? Kaya kailangan po nating kunin ang karit, anihin, upang maligtas ang mga tao. Ngunit kung hindi natin ito papangaral, ano po ang halaga nito? Sino po ang maliligtas? Kung kayo po ay magtatanim ng butil, nagsisikap kayo, nagpapawis, nagtatanim. Pagkatapos sa tamang panahon, anong mangyayari? Kung hindi nyo aanihin, mabubulok ito. Kasi sabi ng kanta, the ripe grains fall under the scorching sun, for there's no harvester. Meron pong mga hinog ng butil, ngunit walang nag-aanin ito. At kapag dumating ang bagyo, dumating ang snow, ito nagiging dahilan ng pagkabulok nito at pagkawala. Iiwan niyo po ba na ganun na lamang iyon? Kasi sabi, at paano sila makikinig kung walang mangangaral? Mayroon din pong nagpahayag sa atin ng Ebanghelyo nung tayo ay naligtas. Pinaintulutan ng Espiritu Santo na maunawaan natin ito, kaya ang Ebanghelyo ay naikakalat sa pamamagitan ng buhay at mga salita ng taong naligtas at sa pamamagitan ng kanilang sakripisyo. Kaya paano sila sasampalataya sa kanya na hindi nila napakinggan? At paano sila mangangaral kung hindi sila sinugo? Ang Panginoon ay sinugo upang isakatuparan ang gawain ng kaligtasan, namatay muling nabuhay upang isakatuparan ang pagtutubos. Ngayon, ang mga naligtas ay isinusugo naman upang ipahayag ang katotohanan ito. Sa Proverbs 10:5, isang pantas na anak, siyang nagtitipon sa tagaraw, ngunit siyang natutulog sa tag-ini, tag-ani ay nagdadala ng kahihiyan. Bako po dumating ang bagyo na nangyayari tuwing pagkatapos ng anihan, ang mga butil ay kailangan na agad nang matipon. Gayunpaman, habang lumilipas ang panahon ng anihan, kung ang anak na dapat tumulong sa kanyang ama ay natutulog lamang, siya ay nagdadala ng kahihiyan. Nung unang panahon po, sa panahon ng tag-ani, kahit mga elementary students noon ay binibigyan ng pansamantalang vacation upang makatulong sila sa pag-aani. Tinitipon nila ang bigkis ng trigo upang makatulong sa pag-aani. Ano po ang dapat nating gawin ngayon? Ang kaligtasan na isakatuparan ng kordero sa pamamagitan ng kamatayan doon sa krus, ang umaani ay tumatanggap ng upa. Sino po ang umaani? Ang taong ligtas ay umaani sa pamamagitan ng pangangaral ng katotohanan na naisakatuparan ni Jesus doon sa krus para sa mga ligaw na kaluluwa at upang sila ay maligtas. Tayo po ang mga taga-ani sa katapusan ng panahon. Alam niyo po ba kung gaano karaming tao ang namatay habang pinapangaral sa atin ang Ebanghelyo? Kung titignan po natin sa mga gawa. Pagkatapos na muling mabuhay ni Jesus at umakyat sa langit, ang lahat ng mga apostol ay namatay habang pinapangaral ang Ebanghelyo. Meron ba sa kanila ang namatay dahil sa katandaan pagkatapos mamuhay ng maginhawang buhay? Wala po. Hindi lamang po mga apostol. Si Deacon Esteban, pinagbabato hanggang mamatay habang pinapangaral niya ang Ebanghelyo. Si Santiago, pinugutan ng ulo. Si Tomas, pinag-aampas ng pamalong bakal hanggang mamatay. Sinabi nila na si Pedro ay nagtungo sa Roma upang mangaral at ipinako sa krus pabaliktad. At maging sa apostol Pablo, habang nangangaral, hinubaran siya, nagutom, hindi makatulog, hindi makakain, gininaw, nanginig, pinagampas, nabilanggo ng ilang beses, munti ka ng mamatay ng maraming beses, pinagbabato hanggang sa mamatay. Sa dulo, pinugutan siya ng ulo sa Roma. Ito po'y habang pinapangaral niya ang Ebanghelyo. Alam niyo po ba kung gaano karaming tao ang nagpadanak ng kanilang dugo, namatay habang pinapangaral ang Ebanghelyo hanggang marating nito tayo? Makarating ito sa atin. Kasi sabi sa Biblia, yung nagsisipagasik ng luhaan ay mag-aani na may sigaw ng kagalakan. Siyang lumalabas na umiiyak na may dalang itatanim ng mga binhi ay uuwi na may sigaw ng kagalakan na dala ang kanyang mga bigkis ng inani. Awit 126 verse 5 to 6. Ito ay mga inaning binhi sa pamamagitan ng pagpapadanak ng dugo ni Jesus. Inaning binhi na may kasamang pagluha. Kung tayo man ay luluha, tumulo ang pawis, dumanak ang dugo, may kapalit itong kagalakan kapag naanan natin ang mga kaluluwa. Kaya dapat, anong dapat natin gawin? Huwag tayong matulog kundi magising.
Awit 106 and verse 12, ano ang aking susupli sa Panginoon sa lahat niyang kabutihan sa akin? Upang mailigtas ang isang makasalanang gaya ko, iniwan ng Diyos ang kanyang trono ng kaluwalhatian, bumaba sa mundong ito, sa mababang mundong ito, puno ng kasalan, pagkatapos na matay doon sa krus. Kaya paano natin masusuklian ng biyaya na gaya nito? Kahit mamatay tayo ng 100 times, hindi natin ito masusuklian. Pero kailangan nating magawa na suklian ang biyaya ng Diyos kahit sa ating buhay. Kung may isang nagsabi, namatay ka para sa akin, ngunit wala akong intensyon na gawin ang anuman para sa iyo, anong sabi mo? Kaya mo ba talagang gawin yun? Maraming paraan sa Biblia upang masuklian ang biyaya ng Panginoon. Ngunit, ang pinakadakila ay ang nasa Awit 118 verse 17. Hindi ako mamamatay, kundi mabubuhay, at ang mga gawa ng Panginoon ay isasalaysay. Ano po ang layunin ng isang taong ligtas kung bakit siya nabubuhay at hindi pa namamatay? Ito po ay para maipangaral ang Ebanghelyo. Kaya sabi sa Marcos 16:15, humayo kayo sa buong sanlibutan at inyong ipangaral ang Ebanghelyo sa lahat ng nilikha. Ipangaral ang Ebanghelyo sa lahat ng nilikha sa buong sanlibutan. Sa Matthew 28:18-20, ang lahat ng otoridad sa langit at sa ibabaw ng lupa ay ibinigay na sa akin. Siya na mayroon ng lahat ng otoridad sa langit at lupa nagsabi sa atin, humayo tayo, gawin ninyong alagad ang lahat ng mga bansa. Kung ang isang tao ay maligtas, siya ay magiging alagad ni Kristo. Bautismo niyo sila sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Turuan silang sundin ang lahat ng mga bagay na ito na inuutos ko sa inyo at narito, ako'y kasama ninyong palagi hanggang sa katapusan ng panahon. Kaya dapat humayo tayo sa buong sanglibutan. Kaya naman mayroon tayong pandaigdigang misyon. Ginagawa natin ang lahat ng makakaya natin. Nasa 15 hanggang 16 years na po ang nakakalipas, simula nang simulan natin yung pagsisikap ng buong puso para sa world mission. Hindi pa ito ganun katagal mula nang simulan natin. By the way, ngayon po ay mayroon na tayong churches sa mga 82 na mga bansa at kahit na ganito, may mga kulang pa rin na bansa. Ang bilang ng ating churches ngayon sa buong mundo ay nasa 1,017 churches maliban pa sa 227 churches dito sa Korea at patuloy itong nadaragdagan taon-taon. Anong mangyayari kapag hindi pa dumating ang Panginoon sa susunod na 10 years? Oh, nasasabik ako dito. Kung iisipin natin, binigyan tayo ng Diyos ng mission upang mag-evangelize sa buong mundo hanggang sa katapusan. Kung ganoon, ay mas nagiging malaki ang ating responsibilidad. Ano mang sakripisyo ang gawin natin para sa gawain ito, dapat ipangaral ang Ebanghelyo na ang tanging anak ng Diyos ay namatay doon sa krus. Kaya nga, sabi ni Apostol Pablo sa Gawa 20:24, hindi ko itinuturing ang aking buhay na mahalaga sa aking sarili upang maganap ko lamang ang aking katungkulan at ang ministeryong tinanggap ko sa Panginoong Hesus na magpatutuo sa magandang balita ng biyaya ng Diyos. Sa katunayan, talagang nabuhay siya ng ganito upang may pangaral ang Ebanghelyo ng biyaya ng Diyos. Biyaya na naisakatuparan sa pamamagitan ng kamatayan sa krus, kahit hindi niya tinuring ang kanyang buhay na mahalaga kahit katiting man lamang. At sinabi pa niya na handa siyang mamatay ng 100 beses para lang sa gawain ng pagliligtas ng mga kaluluwa ng mga tao. Ano po sa palagay niyo? Sobrang saya ba dahil hindi mo magawang makapaglaro sa labas na sasayangan ka ba? Isinasandabi ang nararamdaman. O dapat tumulo ang pawis at luha. Dumaan sa kaunting kahirapan at tumulong para sa Ebanghelyo upang makapagligtas sa mga kaluluwa at sinasabi mong hindi mo kaya? Sa aklat ng Juan, maliban na ang butil ng trigo ay mahulog sa lupa at mamatay, ito ay mananatiling nag-iisa, ngunit kung ito'y mamatay, ay nagbubunga ng marami. Ang mamatay ay ang pagsasakripisyo. Kung walang sakripisyo, walang mangyayari. Romans 3:23, yamang ang lahat ay nagkasala at hindi nakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. Bilang resulta ng kasalanan, nawala sa atin ang qualification na makapasok sa kaluwalhatian ng Diyos at sa uli ito ay patungo sa impyerno. At kung titignan, Hebrews 2 verse 10, sapagkat nararapat na ang Diyos na para sa Kanya at sa pamamagitan Niya ay nagkaroon ng lahat ng mga bagay sa pagdadala ng maraming anak tungo sa kaluwalhatian ay gawing sakdal ang tagapagtatag ng kanilang kaligtasan sa pamamagitan ng pandurusa.
Ang Panginoon ng Kaligtasan ay marapat magdusa sa krus para sa gawain ng isang butil ng trigo ay mamatay. At dahil dito isinilang ng maraming anak at nangunguna sa kanila patungo sa kaluwalhatian, tayo din ay dapat ding magdusa para sa pangangaral ng Ebanghelyo. Ano po sa tingin ninyo? Sabi ni Jesus sa Matthew 16 verse 26, na ang kaluluwa ng isang tao ay higit pa sa buong mundo. Sabi sa Luke 16:9, makipagkaibigan kayo para sa inyong mga sarili sa pamamagitan ng mga kayamanan ng kalikuan upang kung ito'y maubos na, ay kanilang tanggapin kayo sa mga walang hanggang tahanan. Luke 16:9. Sabi po sa isang awitin, ipangaral natin ang Ebanghelyo kasama ng ating buong katawan at kayamanan. Hindi lamang ang ating oras, ari-arian, mga pagpapagal, kundi maging hanggang sa kamatayan ay ibigay natin ang kinakailangan. Isang bagong buhay ang isisilang bilang bayad sa lahat ng ating mga sakripisyo kaya ginawa ni Jesus ang gawain na nagsilang sa maraming mga anak at dinala sila patungo sa kaluwalhatian. Ang Ebanghelyo ay pinapangaral at ang gawain ng pagliligtas ng kaluluwa ay ipinagkatiwala po sa atin. Ngayon sabi ni Jesus, tunay na napakarami ng aanihin, ngunit kakaunti ang manggagawa. Idalangin ninyo sa Panginoon ng aanihin na magpadala ng mga manggagawa sa kanyang aanihin. Kaya ibinigay sa atin ang responsibilidad na ipangaral ang Ebanghelyo. Napakaraming dapat anihin, subalit kakaunti ang manggagawa. Malapit nang matapos ang mundong ito, ngunit ilan pang ani ang hindi pa naaani. Kaya sabi ni Jeremias 8:20, ang pag-aani ay nakaraan, ang tag-init ay tapos na at tayo'y hindi ligtas. Sinasabi nila, ang panahon ng anihan ay tapos na. Ngayon ang tagunos ay paparating na at ang paghuhukom ng Diyos ay papalapit na at walang sino man ang nag-aani sa amin. Gayunpaman, may mga ilang manggagawa ang nag-aani. Ngunit paano kung ang mga manggagawa ay natutulog? Dapat nating ipangaral ang katotohanan ng isang nakatuparan po ng Panginoon. Kasabi po, nagtitipon ng bunga para sa buhay na walang hanggan upang ang nag-aasik at na ang umaani ay magkasamang magalak. Ibinigay ng Panginoon ang kanyang buhay at iniasik ang dini upang ito ay magbunga ng buhay na walang hanggan. Inaani natin ang inihasik ng Panginoon. Ang umaani ay tumatanggap ng upa. Kapag anihan na sa bukid, minsan nagkakaroon ng kakulangan sa mga manggagawa. Kaya naman sila ay nagbabayad upang umupa ng mga manggagawa. Sa mga salitang ito ni Jesus, sinabi niya, ang umaani ay tumatanggap ng upa. Tayo ay naligtas na at habang nabubuhay tayo sa mundong ito, kasama natin ang Panginoon, anumang sakripisyo ang gawin natin. Hindi natin masusuklian ang lahat ng biyaya ng Diyos sa kanyang ibinigay sa atin. Kaya nga, sabi rin ni Apostol Pablo, ako'y may pananagutan sa mga Griego at sa mga Barbaro, sa marurunong at gayon din sa mga mangmang. Ang taong may utang ay may pananagutan na bayaran ang kanyang utang. Tayo din ay mayroong utang sa Ebanghelyo. Tayo ay naligtas sa pamamagitan ng kamatayan at muling pagkabuhay ni Jesus. At maraming tao ang nagsakripisyo hanggang sa may pangaral ang Ebanghelyo at makarating sa atin. May ilang mga tao po na madami ang utang pero wala man lang silang balak na bayaran ito. At siya ay namumuhay sa magarang paraan ng buhay, subalit marami siyang utang. Anong klase po ito? Ito po ay pagnanakaw, scam. Alam niyo po, dapat nating bayaran ang utang. Kahit patay na ang pinag-utangan, dapat pa rin nating bayaran yung utang. John 20:23, kung inyong patawarin ang mga kasalanan ng sinuman, ang mga iyon ay pinatatawad sa kanila. Sinumang hindi niyo patawarin ang mga kasalanan, iyon ay hindi ipapatawad. Kung mangangaral po tayo, siya ay maliligtas at ang kanyang kasalanan ay mapapatawad. Subalit kung hindi tayo mangangaral, siya ay pupunta sa impyerno. Kaya gaano po ito kamangha-mangha, isang napakalaking responsibilidad. Walang anumang mas mahalaga kaysa sa pangangaral ng Ebanghelyo. Kaya dapat nating ipangaral ang Ebanghelyo hanggang sa dulo ng lupa.
Ito ang layunin natin dito sa mundong ito. Ito ang layunin ng ating Christian life. Ano po ba ang layunin, ang halaga ng Christian life? Ano po ang layunin nito? Nabubuhay po ba tayo kasi hindi pa tayo namamatay? O nabubuhay tayo para magsaya sa mga magagarang bagay sa mundo? Sa sandaling panahon matatapos ang lahat ng bagay? Hindi ba dapat natin na makatagpo ang Panginoon na puno tayo ng biyaya kaysa yung namumuhay ng walang kabuluhan? Kaya nga, gawin po natin yung ating makakaya upang mangaral sa summer retreat. Romans 1.16, sabagkat hindi ko ikinahihiya ang Ebanghelyo, sabagkat ito ang kapangyarihan ng Diyos para sa kaligtasan ng bawat sumasampalataya, unay sa Hudyo at gayon din sa mga Grego. Ang Ebanghelyo ay may kapangyarihan magligtas ng mga tao. Hindi dapat natin ilibing sa lupa ang kapangyarihan na ito. 1 Corinto 9.16, kabag-habag ako kung hindi ko ipinapangaral ang Ebanghelyo. Hindi ibig sabihin na siya ay pupunta sa impyerno. Ibig sabihin na hindi pangangaral ng Ebanghelyo ay malaki pong kasalanan sa Diyos. Ikaw ay nasa daan at may nakita kang taong mamamatay na dahil na-aksidente. Sasabihin mo lang ba, "Uy, kawawa naman, busy ako ngayon," tapos aalis ka na? Dapat ka pong tumawag agad ng ambulansya. O kung posible, ay dalhin mo siya mismo sa ospital gamit ang iyong sasakyan. Dahil sa mahuli ka lang ng ilang segundo, ang taong iyon ay maaaring mamatay. Kaya dapat kang magmadaling iligtas ang taong iyon. Kung paano mang iyong buhay ay mahalaga, dapat mo rin pong malaman na ang buhay ng iba ay ganun din kahalaga. Kaya nga, dapat ipangaral natin ito pong Ebanghelyo. Sa awit 66:16, ipapayag ko kung ano ang kanyang ginawa para sa aking kaluluwa. Kaya dapat kong ipahayag ang ginawa ng Diyos sa aking kaluluwa. Ito ang dapat natin gawin. This done, the great transactions done, sabi, "I am the Lord's and He is mine. He drew me and I follow on, charm to confess the voice divine." Ang pangangaral ng Ebanghelyo ang dapat na layunin ng ating buhay. Dapat nating ibigay ang ating oras at ang lahat sa Panginoon para sa Ebanghelyo. Alam niyo po ba kung ano-anong mga sakripisyo ang ginagawa ng karamihan? Alam niyo po ba kung magkanong pera ang ginagastos natin para sa World Mission? Subalit nakikita po ba ninyo na persahan tayo na humihingi ng church offering? Sa pasimula ng taon, nagbigay tayo ng tithes and offering. Inadvertise po natin ito ng ilang ulit at pagkatapos ay hindi na muli. Gayunpaman, ang lahat ay gumagawa ng maayos sa kanilang tithes and offering. Noong nakaraang taon, alam niyo po, mahigit sa 712 million pesos ang inilabas ng Life Word Mission para po sa World Mission. Hindi natin alam kung sino po ang gumawa ng dakilang sakripisyo. Hindi po ako nag-iimbestiga sa mga donasyon ng ibang mga kapatiran, liban po sa akin lamang. Dapat lang akong maging tapat sa aking gawain. Subalit lahat po ay maayos. 2 linggo na pong nakakaraan, isang kabataan ang nagbigay sa akin ng envelope. Mayroon pong 400,000 pesos sa loob nito. Subalit wala man lang itong pangalan o address sa kanyang envelope. Ang tanging nakasulat lamang po ay, "Ako ay isang kabataan," sabi niya, "pakiusap, gamitin niyo po ito para sa World Mission." At nang sumunod na araw ay nakatanggap po ulit ako ng envelope. Meron naman po itong laman na 500,000 pesos. At madami pa po pero hindi ko na po babanggitin, baka magkaroon pa po ng misunderstanding. Sa palagay ko, ang iba ay binibigay ang lahat ng kanilang pera. Kaya pakiusap, gamitin niyo po ito para sa World Mission. Dahil hindi ako makakahayo bilang misyonaryo, isipin natin magpapayam na lang ako para makapagpadala ng misyonaryo. Sa anuman pong sitwasyon, bilang mga Kristiyano na nabubuhay sa katapusan ng panahon, dapat po nating gawin ang pag-iipon ng bunga para sa buhay na walang hanggan. Kaya nga, dito sa John 4.36, upang ang nag-aasik at ang umaani ay magkasamang magalak. Siyang nag-aasik
ay ang Panginoon at tayo ang umaani. Kasi sa pagpunta sa Panginoon, magagalak tayong kasama niya. Wala na po tayong masyadong oras. 2 Corinthians 6 verse 2, ngayon ang panahon kanais-nais, ngayon na ang araw ng kaligtasan. Dapat po natin itong gawin ngayon. Kung hindi ngayon, kailan tayo mangangaral? Kapag natapos na po ang panahon ng biyaya, kahit mangaral pa tayo, ang tao ay hindi na makakatanggap ng kaligtasan. Ang panahon ng biyaya ay patapos na. Tingnan niyo po, mga kalamidad, mainit na klima, di magandang ani, lindol, at mga sakit ay lumilitaw sa buong mundo, napupuno ang mundo ng kasalanan. Ang mundo ay mas masama kaysa sa Sodoma at Gomora na winasak noon. Nangyayari ang mga ito bago bumagsak ang paghukom ng Diyos sa apoy. Kaya nga, ang mga Kristiyano ay hindi dapat maiwala yung kanilang mga puso at huwag ilagay ito sa mga walang kwentang bagay ng mundo at dapat tayong magising. Kung magsasakripisyo at maglilingkod tayo ng higit, sa summer retreat na ito, ang ating pagod ay hindi mawawalan ng saysay. Tandaan niyo po, ang lahat ng ating pagod para sa summer retreat, hindi yan mawawalan ng saysay. Ngayon, manalangin na po tayong lahat. Ama naming mabaging nasa langit, maraming salamat po sa pagtawag at pagliligtas sa amin mula sa maraming tao sa katapusan ng panahon. Salamat po at tinawag niyo kami at kumikilos kayo sa amin upang maipangaral ang Ebanghelyo at ibinigay sa amin ang misyon at pagkakataong ipangaral ang Ebanghelyo. Umaasa po kami na ang Diyos ay kikilos sa amin sa summer retreat na mag-uumpisa na at nawa maraming ligaw na kaluluwa ang maligtas upang magbigay ng dakilang kagalakan nito at kaluwalhatian sa Diyos. Kami po ay lubos na humihiling na ang lahat ng aming mga ligtas sa mga kapatid ay makilahok sa gawain ng Diyos upang kami po ay lubos na magamit ng Diyos, makakuha ng mga bunga tungo sa buhay na walang hanggan at ang dakilang gawain ng Diyos ay maisakatuparan sa oras na ito. Nawa ay Diyos ang kumilos saan mang ipinapangaral ang Ebanghelyo sa buong mundo at nawang dakilang gawain ng Diyos ay maganap sa mga huling araw. Ang lahat po ay inaasa namin sa inyong makapangyarihang mga kamay. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ng Panginoong Hesukristo. Amen.